Christ is Supreme series. Christ is Supreme series wherein na open po ni Pastor Danny 2 weeks ago. Then yes, last week it was Brother Jonathan Du, wherein nakita natin that we have to worship Jesus because He is Supreme in everything. And to give you a guide, alam niyo po, ang Colossians po is a church plant of the church in Ephesus. Ang maganda po rito, because just a trivia lang po, si Apostle Paul, hindi po siya ang nag-church plant ng Colossians. Kasi hindi po siya nakarating ng Colossians. But he, because of his discipleship, ang discipleship kay ano po ito, Philemon, no, and Epaphras, it was through the discipleship of Paul to Philemon and Epaphras that they extended the church planting in Colossae. No, kaya nagkaroon ng Colossian church. From Ephesus, Ephesians, they church plant the Colossian church. Same thing with us. Kung nakita mo, similarity, no? From Taytay, nakapag-church plant tayo, na hindi man ako pastor doon, pero nakapag-church plant tayo in Binangonan, CCF Cambridge, CCF Tanay, and now please pray for us that we will be able to church plant in CCF Angono. So, ganun po ang multiplication ng church. Though si Paul, hindi directly church planted, but because of the discipleship that he made with Epaphras and Philemon, they were able to church plant in Colossae. That's why this is the brief background of Colossian church. It is a outflow of discipleship from the church in Ephesus going to Colossians. And maunawaan po natin, in Colossians, the supremacy of Christ. Kaya nga po ang title natin, yung buong theme natin, Christ is Supreme. Why? Because una, di ba? Right believing, ito yung tinuturo, no? Right believing, kung tama ang ating pananampalataya, kung tama yung pinapanampalatayaan natin, then we will have right living. Right believing, then the output is right living. And nakita natin yung mga topics natin about believing and what should be our behavior. And ngayon po, we will be talking the preeminence of Christ. When you say preeminence, ito po yung sinasabing supremacy pa rin. Preeminence of Christ, it means no, protheo. Sa Greek word protheo, which means to be first in rank or influence. Wherein, pag sinasabi natin, preeminence, siya ang supreme. Siya ang pinakamataas. He is the first in line. And that we will be talking about in a very moment, sa gagawin na po nating message sa oras na ito. And because Christ is supreme, in Colossians chapter 1, we will be continuing. And our title for today is that Christ is supreme in our reconciliation, be a reconciler. Again, pakibasa po, our title, Christ is, be a reconciler. So, believing that Christ is supreme, and living, be a reconciler. Sino po ba sa inyo ang palaaway? Tignan niyo katabi niyo. Hindi, di ba? Payapang-payapa nga eh. Isa nga, natutulog na eh, katatapos lang ng praise and worship. Christ is supreme in our reconciliation, be a reconciler. How would you know that a believer is a follower of the Lord Jesus Christ? Or how would you know that a person is a follower of the Lord Jesus Christ? Kapag nakikita na siya ay peaceful, siya ay hindi palaaway, siya ay yung hindi reklamador, siya yung alam mo na pag nakita mo, yung kaluwalhatian ng Panginoon ay makikita sa kanya. Pag titignan niyo ba yung katabi ninyo, o pag titignan niyo yung nanay niyo nakasama niyo, o yung tatay niyo nakasama niyo, would he or she glorify God in his life, in church, or much even at home? Nakikita ba? Sabi nga, Christ is supreme in our reconciliation. Be a reconciler. Again, it is the right believing and right living. Believing that Christ is the reconciliation, gives us reconciliation. At ang gagawin po natin, how can we be a reconciler? How can we be a reconciler? So 3 points ang pag-aaralan na po natin. Why do we need a reconciliation? How are we reconciled? And what is our response? Again, why do we need reconciliation? How are we reconciled? And what is our response? And going back
So the first point is, why do we need reconciliation? Alam niyo po, sa mga panahon na ito, we are in a world na yung kung makikita po natin na ang even sa mundo, sa news, marami pong balita na doon yung global change, yung global warming, climate change, wherein ang mundo po natin, hanggang maski sa scientific records, it will not go better, but it will become worse. Our world today will not become better, definitely, but it will become worse. Kung dati ang tremors, ang mga earthquake, ang pagitan buwan, ngayon in a day, ilan na po ang mga earthquake na phenomenon or mga earthquake na nangyayari sa Pilipinas, in Philippines alone, and even in other parts of the country. Why? Palala ng palala. Yung bagyo, dati November, December, wala nang ulan. Hanggang September lang. Pero ngayon, nag-uulan at hindi lang, bumabagyo at bumabaha. Yung dating hindi binabaha na ngayon. Yung binabaha ngayon, noon, wala na ngayon. Natabunan na ng tubig. Ibig sabihin, palala ng palala ang ating mundo. Even, hindi lang po yun, epekto rin yan, kasama rin ng mga taong gumagawa kung nakakasira ng ating kapaligiran. Even yung mga balitas na napapanood natin, may nang rape, ama, minulest siya yung anak. These are the sin of the world because the world is being corrupted by the enemy and even by the sin itself. Yung kasalanan ang sumisira sa ating mundo. Yung kasalanan din ang sumisira sa tao. That is why we can hear news. And 2 weeks ago, around last week, we heard a news in Texas where in the church, ang population ng church sa Texas is around 60, community church. May pumasok, pinagbabaril yung mga miyembro plus yung speaker. Namatay po, ilan? 26. Around 26 plus ang namatay doon sa congregation. Na 60 na lang, nangalahati pa. No? Buti na lang yung resident pastor, guest speaker lang. Buti sana, kung ano, si Berwin na lang natutok, no? Eh, parang ganun, no? Yung time na yon, guest speaker yung tinamaan din. Kasi yung resident pastor na-invite sa kabilang church. Kaya nga po, bless po ako kasi lagi ako napupunta sa ibang satellite. That is why we heard news, ang dami po ng problema. Kaya nga, bakit po, ano po nangyayari? Ano po ang punot dulo nito? Why do we need reconciliation? Why? Because in Romans chapter 1, verse 25, for they, pakibasa po, 1, 2, 3, go. Because people, they exchange the truth of God for a lie. Yung maling katuruan, yung kasinungalingan, mas pinapakinggan nila ngayon ang kasinungalingan. Tandaan niyo po, hindi lahat ng gumagawa ay katotohanan ng ginagawa. Huwag ka na mag-time in. O kaya, pa-time in mo lang sa iba. Magsiklip ka na lang. Lahat naman ginagawa. Pero nakikinig sa, di ba? Kasinungalingan. And they worship. Ito po mahirap. Ito po nangyari. Yes, last week we worship the one true God, the supremacy of Jesus Christ. But people, because of sin, they worship and serve the creature rather than the creator. Alam mo yung creature na to? Kadalasan kung sino, hindi lang to Diyos-Diyosan. Kadalasan, we worship ourselves. Mas inuuna natin yung sarili natin kaysa sa Panginoon. Ang sinasabi, an idolatry is that you worship something or someone other than God. Mas priority mo yung ibang bagay kaysa Panginoon. That is idolatry. Pag mas inuuna mo yung cellphone mo kaysa Panginoon, that is idolatry. Pag inuuna mo yung gusto mo kaysa gusto ng Panginoon, that is idolatry. Kaya dito pumapasok, they worship and serve the creature rather than the creator. Tayo po ay creature. Creation lang tayo ng creator. And most of the time, sinusunod natin ang gusto natin. And in verse 22, for we know that the whole creation, ano po, it was affected. Not just sin, but the whole creation. Why? No, the whole creation speaks about the whole world. Lahat ng kinreate ng Panginoon groans
and suffer the pain of childbirth together until now. Kaya nga po, nakikita natin yung epekto ng climate change, global warming, yung basura, yung dati, pag nagkukwento mga lolo at lola natin, na may kinukwento yung isa namin boss, medyo may edad na dati, nung tatrabaho ako, alam mo ba, merong beach sa Paranaque. Isipin mo, meron, pag nag-outing daw sila, meron, oh, kita mo, may tumatango, alam niyo kung anong age niyo. Anong panahon po na merong beach sa Paranaque? Mga 1970s. Oh, may, oh, kita nyo, may beach sa Paranaque. Isipin nyo, meron palang beach sa Paranaque na pwedeng mag-outing. Ang naabutan ko lang sa Cavite, yung Lido Beach. Wala na rin ngayon, yung mga bata ngayon, wala na rin. Bakit? Nagiging tapunan na, nagiging siraan na ng basura. Because of sin, it affects also the whole creation. The whole creation, it affects our world that we are living in. Kaya nga in Romans chapter 5, verse 12, therefore, just as through one man sin entered into the world because of Adam and Eve in Genesis chapter 3, nakita natin ang pagsuway ni Adam and Eve, sin entered into the world and death through sin, and so death spread to all men because all sinned. Lahat tayo. Kaya nga in Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Because of sin entered to man, lahat tayo, we were affected by sin. Kaya nga, sabi nyo sa katabi mo, makasalanan ako. No? Sa katabi, lalo ka na. Lahat tayo ay makasalanan because all of us have sinned. When sin entered, lahat tayo ay nadungisan ng kasalanan. And also in Isaiah chapter 59, surely the arm of the Lord is not too short to save. Wala pong pagkukulang Panginoon sa atin. He will continue to hear, not his ear too dull to hear. Bakit po? But, ito yung number two eh. But, una, pinakikita, surely the arm of the Lord, hindi maikli ang kamay upang hindi abutin ang ating mga pangangailangan. Tulungan tayo at iligtas. At hindi rin bingi ang Panginoon upang hindi pakinggan ang ating mga panalangin. But, your iniquities have separated you from your God. But because of sin, tayo ay nawalay sa ating Panginoon. Why do we need reconciliation? Because of our sin, we are separated from our God. Because of sin, we are separated. Sabi nga rito, balik tayo sa Colossians, verse 21. Once you were alienated and hostile in your minds because of your evil actions. Ito yung pinapakita. When we are separated, we were alienated from God. Pag sinabing alienated ka, ibig sabihin, hindi mo nakilala Panginoon, you are hostile in your mind. Ang kaisipan mo, kaisipan na ng mundo, takbo ng kasalanan. Sapagkat nawalay tayo. Why? Because of sin. At hindi lang nawalay. Kasi madaling ma-explain na tayo ay nawalay sa Panginoon. Pwede explain na, pag nag-asawa na ako, bubukod na ako sa nanay ko. Di ba? Lilipat ako from Kainta, lilipat ako ng Binangonan. Pwede yun. Sabi mo, nawalay ka. Physical, separated. Pero hindi lang po yun eh. At dahil sa kasalanan, nakikita ko po naman ng Panginoon. We were just separated. Hindi po yun. Ito po sinasabi sa Romans 6:23. It is not just separation. It's not just a physical state na nawalay tayo sa presensya ng Panginoon, hindi natin nakita. Ito yung sinasabi sa Romans 6:23. Pakibasa po, 1, 2, 3, go. For the wages of sin is death. It is not just separation, but it also speaks about our eternal death. Sa impyerno ang punta sa mga taong may kasalanan. Sa mga taong nagkasala, ang kabayaran ng kasalanan ay ano po? Kamatayan. So why do we need reconciliation? Because of this one. Una, we were separated. Yung presence ng Panginoon, hindi natin maabot. Pangalawa, okay lang yun eh. Ito mas matindi. Nakakalungkot nga, wala pang Panginoon. Pero ito, because of sin, ang kabayaran nun ay kamatayan. This is a spiritual state of death. Kung saan, no, yung impyerno mararanasan mo. So all of us need to be reconciled.
all of us need to be reconciled. Sabi mo sa katabi mo, you need to be reconciled. We all need to be reconciled. Because of Christ and His supremacy, we need Christ, no, in us, no, the supreme reconciliation, and we have to be a reconciler. Christ is supreme in our reconciliation and be a reconciler. So again, why do we need? Number one, nasagot natin, why do we need reconciliation? Because we were separated. Not just separated, but because of sin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Why do we need a reconciliation? And paano naman? How are we reconciled? Napakaganda po ng Colossians because it is being explained on who will reconcile us and how will the reconcile, how can we be reconciled? Who and how? Ini-explain po sa Colossians. Balikan po natin. Ano po ba ibig sabihin ng reconciliation? Natatandaan ko lang yun nung EDSA Revolution nung 1986 na mayroong reconciliation. Kala ko, pollution, may reconciliation. Hindi po pala. Ito sinasabi sa reconciliation. In the dictionary, says, restoration to a right relationship. That's why we need a we need to be reconciled because we have, the relationship between God and man was broken down by sin. And that's why we need a reconciliation because we know na tayo mismo ay hindi kayang magkaroon ng ugnayan sa Panginoon Diyos mula sa atin papunta sa Diyos Ama. Ito sinasabi sa Christian salvation. Maganda pong naunawaan natin kung ano yung kaligtasan natin, di ba? Sa salvation po natin, una, justification. For the wages of sin is death. No? Nakita natin, kabayaran. Pero we are justified because tayo ay napawalang sala sa ating Panginoong Jesucristo. At hindi lang justification. Pangalawa rito is redemption. Kasi sabi nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. We were redeemed by the blood of the Lord Jesus Christ. Binayaran, kaya nga may redemption. Kapag meron kang tutubusin, tawag doon redemption. Pag may sinanla, may magre-redeem. Yung tawag doon is redemption. At hindi lang tayo justify, hindi lang tayo ni-redeem, we were forgiven, clean slate, pinatawad na po tayo, your debts, di ba? Pag sabing redemption, ang dating eh, may nagbayad, pero ito, wala ka ng utang, forgiveness, clean slate na. At hindi lang yon, tayo po ay reconciled between God and man. Yung reconciliation. Ito po yung process wherein nagkaroon na tayo ng ugnayan sa Panginoon. At ang maganda, pinakahuli, sonship or adoption. In Roman times, ang anak na pinanganak physically born, pwedeng i-disown ng tatay. Kasi hindi naman niya napili. Biglang lumabas eh. Ay, bakit tatlo butas ng ilong? Ayoko na nito. Diba? Diba? Bakit ganito itsura ng anak ko? Hindi ko kamuka. Ayoko na nito. Pwedeng i-disown. Pero, if you adopt a person, a son, walang bawian. Mas binding, in Roman time, mas binding ang adoption. Because you were the one pinagpilian mo, pinag-isipan mo kung aampunin mo, at pinaghirapan mo kasi meron kang gagawing bagay para makuha siya bilang anak. Mas matindi po yung adoption kesa yung born being a son. Kasi pwede siyang itakwil in Roman times. Kaya nga, ito in-explain ni Apostle Paul na yung adoption is far more greater yung relationship kaysa dun sa original son. Kasi ito, pinaghirapan. Yun tayo sa Panginoon. Ano yung paghihirap sa atin ng Panginoon Diyos? By dying on the cross for us to be adopted as son. At sabi nga, walang bawian. Sabi mo sa katabi mo, walang bawian yan. If you are now Christ, or if you are now God's son, through the adoption and sonship, walang bawian yan. Ganun ka-binding po ang salvation sa atin ng ating Panginoon. Going back in Colossians chapter 1, may maunawa natin, who will reconcile us? Number one, He, which is Jesus Christ, I'm sure that you were discussed, it was discussed last week, He is the image of the invisible God. He is the firstborn. Alam niyo po, kung babasahin po natin yung Book of John, na pag-aralan natin yun, yung Jesus Unboxed, He, Jesus Christ, is the firstborn, creator of heaven and earth. Kasama, He is the firstborn of all creation.
He, Jesus Christ, ano pa? For everything was created by Him in heaven and on earth, the visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things have been created through Him and for Him. Now we are discussing the Reconciliator. Sino ba magre-reconcile sa atin? And He is the one supreme God, which is Jesus Christ. He, for everything, was created by Him. And explain pa. And He, Jesus Christ, has rescued us from the domain of darkness, transferred us into the kingdom of the Son He loves. Through God, no, He gave Jesus Christ to rescue us. It speaks about God that rescued us, no, through the Son, Jesus Christ, na tayo po ay makapiling ng Panginoon Diyos. And to continue in verse 14, pinapakita rito, no, how we have redemption, no? We have redemption, the forgiveness of sins, kinino? In Him, in Jesus Christ alone. That is why Jesus is supreme. And hindi lang redemption, hindi lang forgiveness. Ito pa sinasabi, and through Him to reconcile everything to Himself by making peace through the blood of His cross. Pause muna tayo. When we were reconciled, hindi lang po dugo. Yung through the blood of His cross, pag pinakita pong through the blood of the cross, He suffered everything. Jesus Christ, para tayo ay ma-reconcile, para tumigis ang dugo, hindi lang siya naglaslas eh. O yan namin, tumigis ng dugo. Dati, parang napakasimple lang. Dahil sa dugo, pwedeng tumigis. Jesus Christ has to suffer. Kailangan bugbugin siya. Kailangan yung thorn ilagay sa ulo niya. Kailangan hampasin pa siya para tumigis yung dugo. At hindi lang po natatapos yun. Pinako po siya. At yung pagkakapako po, hindi lang ordinaryong pako, malalaking pako po ito. At the same time, sa main arteries po, pinako ang Panginoon Jesucristo. Even dun sa paa, pinako po ang Panginoon Jesucristo. Na for a time being, na kailangan niyang huminga, He has to push His feet pataas para lang makahinga at bumalik para lang mag-exhale. At napakahirap po kasi iikot po yung may kalawang na pako sa kanyang kamay. At kailangan niya pang itulak na may pako yung kanyang paa para lang makahinga. Ganun po yung suffering na sinasabing through the blood of His cross. He suffered for us na magkaroon tayo ng reconciliation. The question is, how are we living right now? Sapat ba yung sakripisyong ginawa ng Panginoon Jesucristo kumpara sa buhay na pinamumuhay natin ngayon? Sapat ba na yung binayaran ng Panginoon Jesucristo na ginawa niya para sa atin and yet we are living in sin? Nakakalungkot, pero ito po yung ginawa sa atin. How are we living our life right now? How are we living our life right now? And although you were formerly alienated and hostile in mind, engaged in evil deeds, anong ginawa niya? Yet, He has now reconciled you in His fleshly body through death. Hindi lang tumigis yung dugo eh. Namatay pa po ang ating Panginoong Jesucristo para saan? In order to present you before Him, ano na? Holy and blameless and beyond reproach. Nilinis pa tayo sa ating mga kasalanan. Kanina sinabi, for all have sinned. Ngayon po, malinis na po tayo. Sabi mo sa katabi mo, nilinis ka na. Nilinis na po tayo literal. That we can face God, not because of our own righteousness, but because of the righteousness of Jesus Christ through His blood. Nilinis po tayo, hindi dahil sa mga ginagawa natin. Hindi dahil mabuti yung ginagawa natin. Because of the blood of the Lord Jesus Christ, cleanse us from all unrighteousness. Amazing ang Panginoon, no? Na lahat to ginawa niya para sa atin. Sabi mo sa katabi mo, ginawa yan ng Panginoon para sa iyo. Kaya huwag kang matulog. Baka kunin ka ni Lord. Ayan, again, ito sinasabi, Christ suffered once. When you say once, siya na gumawa nun.
hindi na natin kailangang ulitin pa. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo, He is the supreme being, He is the supreme God, and He is the supreme reconciliation of our sin. Only Jesus can do that. Only Jesus can reconcile man to God. Man to God. Binayaran po, it was paid in full. Hindi yung 99% ang Panginoong gumawa, 1% ginawa natin. Hindi po yun. Hindi po yun yung kaligtasan. Ang ginawa, ginawa po lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung sinasabi. 1 Peter chapter 3, verse 18. Pakibasa po, 1, 2, 3, go. For Christ also, once for all, the righteous. Then, malinaw po na Christ suffered for our sins, ilang beses? Once and for all. Ang Panginoon na po ang nag-cover nun para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. And ito pa sinasabi. Again, Romans 6:23. For the wages of sin is death. But, ito maganda. This is the good news. Sabi mo, good news. But the gift of God is through kinino? Christ Jesus, our Lord. Again, kanina, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Why? Because Jesus paid it all. Paid it all. Binayaran na po ng Panginoong Jesucristo. That's why we can have eternal life through the Lord Jesus Christ. And it is a gift. Again, it is a gift. Ano man yung mga bagay na pinagkaloob, regalo po yan. Again, Jesus paid it all. Jesus paid it all. Once and for all. In Isaiah chapter 53, verse 5, but He was pierced because of our transgressions or sin, crushed because of our iniquities. Punishment for our peace was on Him, and we are healed by His wounds. Lahat kinover ng ating Panginoon. Whenever you are asking for prayer, everything was covered by the Lord Jesus Christ because He is supreme. He is supreme. Christ is supreme in our reconciliation. Be a reconciler. Christ is supreme in our reconciliation. Be our reconciler. It is important to know that Jesus Christ did it for us. Kanina, nawalay tayo sa kasalanan, yung sa kwento natin. No? First point, no? Why do we need reconciliation? Because we were separated because of sin. How are we reconciled? Sinabi sa Colossians that Jesus Christ paid it all. Jesus Christ suffered for our sin. And challenge is, what is our response? What is our response? May isang kwento po. Ang sinasabi rito, what should be our response? Kung may isang kwento tungkol sa isang doktor. Ang doktor niya may anak na babae, but it just so happened na ang babaeng ito may AIDS. So, ang ginawa ng doktor, naghanap siya ng formula for how many years para bigyan ng kasagutan ng lunas yung kanyang anak. Then, one time, nagkaroon siya ng formula, tinas niya sa anak niya, gumaling. Gumaling from AIDS. And dahil gumaling ang anak niya, yung formula, tinapon niya para walang makakaalam. Anong tawag dun sa tao na yun? Sakim, gahaman, di ba? Talagang masama ang loob, masama ang kalooban. Pero sinasabi rito, tayo minsan, we know how to be reconciled with God. Alam natin yung kaligtasan. Alam natin kung saan, kung sino ang dapat tanggapin para magkaroon ng buhay na walang hanggan. What should be our response? Kagaya po ba tayo ng doktor na yon? O kagaya tayo ng Panginoong Jesucristo that He gave us eternal life? Again, in Ephesians chapter 2, 8 and 9, for you are saved by grace through faith. It is God's gift and not from your works. Ito'y kaloob ng Panginoon. All you have to do is to share that gift. Actually, hindi mo nga gift yan eh. Gift ng Panginoon sa atin.
The challenge is, are you sharing that gift to others? Brothers and sisters, today is November, and 45 days from now, 40 plus days from now, will be Christmas. Ngayon pala, nagkaka-reunion eh. Kahapon, may reunion kami ng college, pero talagang sobra na yung schedule. May reunion ng college, may reunion ng high school, may reunion ng kindergarten. Ayoko, kung matandaan nyo pa yung mga klase nyo ng kinder, ha? Saka nursery, may reunion ng pamilya, may reunion ng dating ka-opisina, tapos yung mga dating ka-opisina, may reunion sa dating pang ka-opisina. Ibig sabihin, may mga reunion tayong pupuntahan ngayong Pasko. Are we sharing that gift to others? Yung mga mahal po natin sa buhay, what will be our response? Ito po yung inatasan po tayo ng Panginoon sa Kristo through the Colossians pa rin. Now, we know that we cannot be reconciled because of our sin. Pangalawa, He, Jesus Christ, reconciled it by doing everything for us, by dying on the cross and suffering the cross. And how tayo po are we going to share that good news, that gift to others? Ito po, in Colossians chapter 1, verse 23, it says, if indeed you continue in the faith, firmly established and steadfast, and not move away from the hope of the gospel that you have heard, which was proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, was made a minister. Now that we have heard the good news, we have accepted God's word, we have accepted the free gift of eternal life, we are now ministers of the gospel. Sabi niyo sa katabi mo, you are now minister of the gospel. You are now a minister. Ay, ang ministry ko palang ushering. Ay, ang ministry ko palang sa traffic. Ay, ang ministry ko lang sa maintenance. Hindi po. Secondary lang po yung pagkanta. Secondary lang po yung pag-assist sa mga members. Secondary lang po yung ministry na yon. Ang unang ministry natin is to share the gift of God, which is eternal life. So what is our first ministry? We are now made minister to share the good news of God. Everything in Corinthians, now 2 Corinthians 5 verse 18, now everything is from God who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. And also, sabi, that in Christ, God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and he has committed the message of reconciliation. Kinino? To us! So that's why we have the message of reconciliation, kasi recipient tayo ng kaligtasan, recipient tayo ng reconciliation. And what are we going to do about that message? It was entrusted to us. Sabi mo, pinagkatiwala sa'yo. Pinagkatiwala sa'yo. Kamusta po tayo sa pagkakatiwala sa atin ng Panginoon? Are we sharing that good news? Alam niyo po, we are the good news. Sabi mo sa katabi mo, you are the good news. Pag pumasok ka ba sa opisina mo bukas, total holiday naman, wala kang... Whenever you go to your work, pag nakita ka ba, mukha ka bang good news sa kanila? O, ayun na yung masungit kong boss. Ayun yung aburido kong empleyado. Lord, kunin nyo na lang kaya. Parang ganun, no? Kayo ba yung good news pag pumunta kayo sa reunion? Kayo ba yung pagka-reunion, kayo yung unang iniimbita? O kaya malalaman mo may reunion pag sa FB, uy, may reunion kayo. Hindi ka ba na-invite? Ha? Mga ganun na, pero ayaw ka imbitahan. Bakit? Hindi, yung kinumit sa atin ng Panginoon, minsan hindi natin ipinapamuhay. Nagsishare nga tayo ng gospel. Alam, meron isa, nagsishare nga ng gospel. Okay yun, nagsishare. Pero natin, oh, pumunta ka imperno. Ikaw, pumunta ka imperno. Diba? Sa reunion, may nagsusugal, syempre. May umiinom. Kasi pamilya, hindi naman lahat Christian. Pumunta ka imperno, pumunta ka imperno. Pwede ba, huwag mo na-imbitahin to. Palahat punta imperno eh. Diba? Pero are we sharing the love? Are we sharing the good news? Are we the good news to others? Do we bring reconciliation o tayo yung nagpapaaway? Alam mo, sabi niya, ganto-ganto ka, ganto-ganto ka. Ikaw pa nagbibigay ng away. Ang tawag sa'yo, gatungero. Diba?
pag nakita ka, Lodi! Idol! Bumalap, Doits! Ang labo nito! Di ba? Kasi ikaw, imbis na you bring reconciliation, anong binibigay mo? Pag-aaway-aaway. Pupunta ka sa church, ating isang D group, umatay ka sa kabilang D group, pinag-aaway mo yung dalawang D group. Reconciliation po ba yan? Do we bring reconciliation? God entrusted everything to us. Ano pa? In verse 20. Therefore, we are ambassadors for Christ. This coming week, the ASEAN, some of the people are ambassadors. When you say you are an ambassador, you represent as if you are the head of the country. Your president has appointed you to represent him for your country. So when you go there, you represent the country, you represent your leadership, you represent your president. Ganun din po tayo. If we are here in church, and when we go out to our family, to our workplace, we are ambassadors for Christ. Anong gagawin? Now, certain that God is appealing through us, we plead to Christ's behalf, be reconciled to God. Are we the peacemaker in our family? Are we saying, you need God? Minsan tinatanggihan nila Panginoon. Bakit? Kasi hindi nakikita ang Panginoon sa buhay natin. We profess that we at times are Christians, but we are really not followers of the Lord Jesus Christ. We just attend church. Hindi po yun. Ang sinasabi sa pag-attend ng church, we also proclaim the reconciliation of the Lord Jesus Christ. Kaya nga po, gano'ng kabigat ang reconciliation, yung pagpapahayag. Ito po sinasabi, now I rejoice in my suffering. Paul was writing in Rome. Kasi nakakulong po siya yung time na yan. Now, I rejoice in my suffering. Just imagine, Paul encourages the people to share the gospel, encourages the people in Colossians that we have to rejoice. Sinasabi niya, I rejoice in my suffering. He's writing in prison. Just imagine how painful it is na ikaw nagsusulat ka, na ikaw ang nagbibigay encouragement, na ikaw nakakulong doon sa church, sa Colossians. Di ba kadalasan tayo yung merong visitation, tayo yung church ang pupunta sa mga nakakulong, tayo yung pupunta sa may sakit, tayo yung pupunta sa ospital. Pero ito si Paul, nagbibigay encouragement while he is in prison. And bakit? Because the worth, yung halaga ng reconciliation sa buhay niya is worth suffering, is worth dying for. Tayo minsan eh, salita pa lang ng Bible pa lang, tinatago na natin. Tayo pa lang sa bahay or sa canteen, sa cafeteria, pagkakain. Lord, thank you, Lord, for this name, amen. Kinakahiya eh. Diba, Christian ka ba? Ay, hindi. Doon ako sa church, nag-church ako. Ayaw sabihin na takasunod ka ng Panginoon sa Kristo. Ayaw sabihin na born again ka. Ayaw sabihin na ako'y tumanggap sa Panginoon Diyos. Ganun tayo kadalasan. Kinakahiya natin. But Paul was willing to risk his life just to preach the reconciliation of Christ. Sabi, now in my suffering for your sake and in my flesh, I do my share. We are all ministers of the gospel. How do we do our share? Ito po sinasabi sa Mark chapter 8 verse 35. For whoever wishes to save his life shall lose it. But whoever loses his life for my sake and the gospel's shall save it. Ganun naging importante kay Paul na sinasabi niya, for me to die, for me to live is Christ and to die is gain. He is passionate in serving God. He is passionate in sharing the gospel. How are we? How are we sharing the reconciliation of the Lord Jesus Christ? Verse 25, Colossians. Of this church I was made a minister. Again, we are all minister of the gospel. Minister of the gospel. May mga anak po tayo. May mga kapatid po tayo. May tatay po tayo. May nanay po tayo. Sino pa po ba ang mahal natin sa buhay hindi pa nakakakilala sa Panginoon? According to the stewardship from God, bestowed on me for your benefit that I might fully carry out preaching of the word of God. And that is the mystery which has been hidden from the past ages and generations but has now been manifested in his saints.
to whom God willed to make known what is the riches of the glory of this mystery. That's why, hindi po lahat nakakaalam ng kaligtasan. Kaya nga po, tayo po, bilang no, niligtas ng Panginoon Jesucristo, our work right here, hindi po natatapos sa pagkakaupo natin sa church at makinig. But we also share that mystery, share that gospel na maraming tao ang makakilala sa Panginoon Diyos bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. No? To whom God willed to make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, ano yung ibabalita? Christ in you and the hope of glory. And we proclaim Him, admonishing every man, so lahat, teaching every man. So malaki po ang responsibilidad natin. Yung taong nakasakay nyo sa jeep, yung boss nyo, nakala mo, gusto mo nang pakuha sa Panginoon, hindi pa niya kukunin yan kasi hindi nyo pa nababahagian ng salita. Try nyo bahagian. O, hindi. Kukunin siya mula sa kadiliman papunta sa kaliwanagan. You just share the gospel. No? With all wisdom that we may present every man complete in Christ, and for this purpose, also I labor striving according to His power which mightily works, kanino? Within me. Lord, parang hirap mag-share ng gospel. Hindi mo naman yun eh. Kaya ang kadalasan, na mga nakakwento ko, uy, may binatanggap ako sa Panginoon. Hindi totoo yun, ikaw nagpatanggap. It is the mighty works within me, Jesus in us. Hindi yung, alam mo, ang dami ko pinatanggap kay Lord. Oh, praise you, ikaw tinanggap niya. Kadalasan, di ba, nang share, alam mo, may sinayaran ako, tumanggap sa Panginoon. Ang galing, galing. Di ba, ang nangyayari, tayo nagpapatanggap, hindi po yun. Nakita ko nga, iyak nang iyak, ang galing. Glory to God, kunyari. Pero sasabi niya, ako nagpatanggap sa Kanya. Ito sinayaran ko, kaya umatin ng church. Hindi po. Instrumento lang tayo at sa kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo na nananahan sa atin. It is not about us. Kahit anong sabi mo, pero walang transformation sa buhay mo, hindi maniniwala sa iyo. Kahit anong share mo ng gospel, pero ang buhay mo talagang malayo doon sa sinasabi mo, then definitely walang transformation. Kaya nga, within you, when you share the gospel and they see Christ in you, then the power of Christ will work through you na makakakilala rin sila sa kanila, ang buhay nila bilang Panginoon at sa rinitang pagligtas, ang Panginoon Jesucristo. This is why, yung pagsishare natin, kailangan makita sa atin din. Christ working in us. Share ka nga ng share ng gospel, buhay mo naman ganito. Diba? Binabalikan tayo eh. Born again ka eh, kung magmura ka naman, ganyan. Kung mangutang ka nga, ganyan eh. Kala ka ba, pagpapalain ka ng Panginoon? Diba? Ganun tayo kasi walang pagkilos ang Panginoon sa atin. The question is another thing, do we really accepted Jesus Christ? Baka alam lang natin, pero wala sa puso natin. That's the other thing. Kaya nga po, ito pong mandate sa atin. Ito po, what is the mission and vision of CCF? Mga nag-GLC, what's the mission and vision of CCF? To make Christ committed followers who will make Christ committed followers. Anong verse po yon? Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Therefore, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always. This is our mission. To make Christ committed followers who will make Christ committed followers. The question is, are we making disciples? Are we sharing? Are we teaching God's word? Hindi lang teaching eh. Ito mo maganda. If you're attending church, are we fulfilling Christ's commission? If you are just attending church, sabi, anong commission? Go and make disciples. So, isang question yon. If you are now part of a small group, are we fulfilling
Are we fulfilling Christ's commission to us? Hindi pa rin, kasi disciple pa lang tayo. Ang sabi nito, make disciple. So, if I am part of a small group, hindi pa pala rin nagtatapos. If I am part of a church, pag umatin ako ng Sunday service, hindi ko pa pala na-fulfill yung commission sa akin ng Panginoon to make disciple. I just attend church. If I'm part of a small group, I just attend small group. I am a disciple. Pero ang sinasabi, make disciple. Sabi mo sa katabi mo, make disciple. So, hindi po natatapos doon. If you attend church, then you are part of a small group, hindi pa po natatapos yon. You have to start your own small group. How many of you are part of a small group? How many of you are leading a small group? Tayo po yung mga leading ng small group. Sige po, mga D-group leaders. Tayo po. Sige po, wag ko kami iya. Praise God. Sige, tayo po. Yan. Palakpakan po natin mga D-group leaders. Then, it is a challenge. Sige po, you may now take your seats. For those who are under small group, it is our challenge to make disciples. So, how many of you are part of a small group, including the D-group leaders? Tayo po. Part of a small group. Tayo po. Lahat ng under the small group. Praise God. Now the challenge, the group leader, sige po, remain standing. Now the challenge is, if we are part of a small group and if you are a D group leader, the challenge is to invite our brothers and sisters to be part of a small group. So you invite the people sitting, sabi mo, be part of a small group. Ayan, okay po, you may now take your seats. And ang ganda po ng gusto ng Panginoon sa atin. Not just to share and be reconciled, but to make disciples. And not just making disciples. Sabi, teaching them to observe. When you say teaching them to observe, you are teaching God's word at kasama doon yung accountability. Are you really observing God's word? If I taught you God's word, the question is, I have to make follow-up. That is accountability. O kamusta ka na sa paglalakad mo sa Panginoon? Kamusta ka na ngayon sa daily devotion mo? May accountability na. Ako po, under po ako ng D-group ni Pastor Danny. No? Siya po nagtatanong, masungit ba ako bilang tatay? Masungit ba ako bilang asawa? Am I reading God's word? Kamusta ang daily devotion ko? Tinatanong pa rin ho ako. Because ito sinasabi, na hindi lang tinuro sa akin salita ng Panginoon, mayroon nagpa-follow up kung pinapamuhay ko pa ang salita ng Panginoon. And that is growth. Now all of us will be checked by our D-group leaders kung talagang patuloy tayo na naglilingkod sa Panginoon. And part of which, the challenge, ayan, are you responding to the challenge? Hashtag share 233. I'm sure that we are all challenged to share the gospel, to be a reconciler, and to teach God's word to others. Now that we know that we have to be reconciled and we were reconciled by the Lord Jesus Christ by dying and paying it all, the challenge is, are we sharing the message of reconciliation to others? Before we go out, if magkaroon tayo ng, in your mind, yung checklist ninyo, ito lang po assignment natin, yung checklist ninyo, bago tayo umalis, magpipray ho tayo. Pagpipray po natin sila. In your mind, if you have your notes with you, just write the name of the person that you want to share the gospel with. Si Presidente. Huwag naman Presidente. Ha. Yung talagang alam mong attainable this week. Yung attainable this week that you will be sharing the gospel. Sino yung unang nasa isip nyo na sisharean ng gospel? Yung pag etong bakasyon, kasama nyo, pamilya nyo, you have a long weekend, si tatay, I'll pray for him. We will be praying for them. And we will be praying for you. That God, within you and within His power, will work through you that you will be able to share the message of reconciliation to our brothers and sisters. If that's your prayer, mamaya ipapanalangin po natin. So again, our title, Christ is supreme in our reconciliation. Be a reconciler.